Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Unang araw po ng ating prayer and fasting. Amen. At ako po'y nananampalataya ng bawat isa sa atin ay fasting po. Amen. Hallelujah. At ngayon po, tayo po ay sama-sama na makikinig sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ay sama-sama rin na tayo ay nanalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang title po is Don't Blaspheme the Holy Spirit. Amen. Huwag natin lapastanganin ang banalay Espiritu. Amen. Sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Muli po na tayo ay magkakasama-sama sa gawain ito. Amen. Walang imposible pa rin po sa Panginoon na kahit na hindi tayo nagkakasama-sama na physical, pero sa isang espiritu ng ating Panginoon, tayo po ay pag-iisahin sa gabi ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po. Muli na kami ay dumudulog, lumalapit sa inyong banal na trono. Tunay, Lord God, ang presensya mo, Panginoon, ay hinihiling po namin na pangunahan mo po kami, samahan mo po kami, at tunay, Lord God, na buksan mo po ang aming pandinig, ang aming pangunawa, Panginoon, na marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Mangusap ka po sa aming mga puso, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong kapahayagan, Panginoon. Ama, salamat po, God, at hinihiling ko rin po na ako po'y pangunahan mo, itago mo po kayo sa likuran, Panginoon, upang Lord God, ikaw po ang manguna sa bawat aking sasabihin, sasalitain, Panginoon, at tunay, Lord God, na ito'y salita mo, Panginoon, na tanging magmumula lamang sa inyo. Maraming salamat po, Ama, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin, at tunay, Lord, na ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Malaya ka pong kumilo sa buhay namin. Malaya ka pong mangusap sa puso namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, God. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Sige po. Ating scripture po is Matthew chapter 12. Amen. Punta po tayo dito sa Mateo. Amen. Chapter 12 mula po doon sa verse 22. Basahin po natin. Amen. Medyo mahaba pero kailangan po natin basahin 'to. Amen. Sige po. Dito po sa verse 22, sabi po dito, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Amen. Purihin ang Panginoon. Dahil ang ating Diyos is siya ang nagpapagaling sa lahat ng karamdaman, anumang kalagayan natin, anuman ang physical na nakaramdaman natin, kayang pagalingin ang ating Panginoon. Kaya doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na yung isang sinasapian ng demonyo na bulag at pipi is pinagaling niya. Amen. Nakakita at nakapagsalita. Amen. Sa verse 23, namanghang lahat at sinabi nila, ito kaya ang anak ni David? Amen. Nagtanungan sila na ito na nga ba ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Belzebul at ang pinuno ng mga demonyo. Ito po yung masamang salita na sinabi ng mga Pariseo noong time na yun. Sa halip na sila ay mamangha, paniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, pero ang ginawa nila is nagsalita sila ng salita na panlalait sa gawa ng ating Panginoong Jesus at ng banal na Espiritu. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kasi sinabi niya, bawat kari ang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alimang bayan o sambayang sila-sila ang naglalaban-laban ay mawawasak. Amen? Kung walang pagkakaisa. Amen? Kung walang pagkakaisa, amen, is talagang mayroong pagkawasak. Amen? Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na kung ang isang bayan o
sambahayan, sabi niya, sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Amen? Kung walang pagkakaisa. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ito naman ang tanong ng ating Panginoon. Amen? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ito yung malinaw na sinabi ng ating Panginoon. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Yun ang hindi nakikita ng mga pareseyo. Yung dumating na ang tagapagligtas, ang Mesaya na matagal na nilang hinihintay, na hindi na nagbulag-bulagan sila na hindi nila makita ito. Amen? Sa dami ng ginawa ng ating Panginoong Yesus na himala, sa halip na ito'y kanilang paniwalaan, panampalatayanan, ito'y kinakalaban nila. Amen? Kaya sabi po dito sa verse 29 pa, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ng bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Amen? At nananampalataya po ako ng bawat isa ay nasa panig ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya ito po yung sabi ng ating Panginoon. Doon sa lahat ng ginawa na at narinig niya na panglalait o paglalapastangan, sabi niya po dito, kahit sinasabi ko sa verse 31, kahit sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Amen? Kaya po, dito po tayo sa sa verse 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan. Amen? Sabi nga po dito, mapapatawag anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin at paglapastangan sa Espiritu Santo. Amen? Ito po yung sinasabi po dito sa ng ating Panginoon bilang ito ay warning. Amen? Warning po ito. Amen? Kaya nga po yung ibig sabihin ng blasphemy? Blasphemy ibig sabihin yung paglapastangan sa Diyos o yung pambabastos, panglalait o disrespect o disobedience o yung sinadyang pagbatikos o pagtanggi sa ating Diyos o sa gawa ng ating Diyos. Amen? Ito po yung ibig sabihin ng Kaya nga yung title po ng pag-aaralan natin, Don't Blaspheme the Holy Spirit. Amen? Sa panahon ito, ang banal na Espiritu ay nasa sa ating puso, nasa sa ating buhay. Amen? Kaya po ang sinasabi dito, Don't Blaspheme the Holy Spirit. Amen? Huwag nating lapastanganin, huwag nating laitian, huwag nating i-disrespect, huwag nating i-disobey. Amen? Kaya nga po napakahalaga na malaman natin at maunawaan natin. Amen? Kaya minsan, naranasan po ba natin isa isipin natin, makagawa ba ako ng mga bagay na hindi mapapatawad sa banal na Espiritu? Minsan po natanong po ba natin yun? Bakit nga ba ang panlalait sa banal Espiritu ay ang sabi bakit ito ay walang kapatawaran? Amen? Kaya dito po sa binasa po natin, amen? Kaya dito yung mga nabasa natin ng ating Panginoon is nagpagaling. Amen? Nagpagaling siya ng isang inaalihan ng masamang espiritu na nabulag at nabingi pero pinagaling ng ating Panginoon. Pero
ang mga tao na nakakita nito is talagang namangha sila. Namangha at nagtanungan, ito na nga ba ang anak ni David? Nagtanungan silang ganyan. And then, magtanungan sila, biglang sinabi ng mga pariseo na sabi niya, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that his fellow drives out demons. Amen? Ito po yung salita na paglapastangan sa ating Panginoon na talagang yung alam nila, naunawaan nila, nakikita nila, nasa harapan nila mismo, pero sa kabila ng lahat, sinabi na ito ay sa pamamagitan nangyari, nagpagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Ito po yung sinasabi po dito. Amen? Kaya nga po, makikita natin na yung mga parisis, hindi sila nagsasalita maliban na mayroong mga nagtanong. Amen? Ibig sabihin ng mga pariseo, wala silang pakialam kung may gumaling doon sa napagaling ng ating Panginoon. Amen? Hindi sila na-impress doon sa ginawang miracle ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, miracle na ito, nirefuse pa rin nila na ito ay gawa ng hinihintay na tagapagligtas o ng Messiah o yung the Son of David, the Son of God. Sa kabila ng lahat ng iyon tinanggihan pa rin nila at binaliwala nila. Amen? They only care about the challenge to their authority and position among the people. They only care about power and politics. Ito po yung mga pariseo is mahilig sila sa position lamang, sa kapangyarihan o sa politika. Amen? Doon sila mas nakatingin. Amen? Nag-aalala sila, natatakot sila na maangatan sila. Amen? Lalo na marami nang sumusunod sa ating Panginoong Hesus nung time na yun na dahil doon sa mga himalang ginagawa ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, ang gusto pa rin ng mga pariseo, amen, na siya ay patayin. Amen? Ito yung nais ng mga pariseo, ng mga kaaway, yung mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, yung mga hindi panig sa ating Panginoon is lumalaban sa Kanya. Sabi po, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me is scattered. Kaya nga po, sa ibang salita, either you're for me or you're against me, there is no middle ground. Amen? Kaya nga po dito, every kind of sin and slander, yung pang-iisulto, can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Amen? Grabe po, no? Talagang walang kapatawaran. Pero, yung mga kasalanan na walang kapatawaran. Amen? Nakakalungkot po, no, kung isipin natin na yung kasalanan na walang kapatawaran na sinasabi rito. Amen? Yung sabi po kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Amen? Ganun po yung ganun po na isang nakakapag-isip, ano ba yung nagawa ko? Ano ba yung nagawa ko na paglapastangan sa banal na Espiritu na sa akin? Amen? Kaya nga, all manners of sin will be forgiven except the blasphemy. Yung paglapastangan sa banal na Espiritu. Lahat ay patatawarin, ngunit isa ang hindi, walang kapatawaran. Amen? It's so critical and essential that we learn, pag-aralan po natin, yung unforgivable sin.
Dahil alam natin, di ba? Sin is can be get away in heaven. Hindi pwedeng makarating sa kalangitan o sa kingdom of God ang anumang uri ng kasalanan. Amen? Kaya nga sinasabi sa salita ng ating Panginoon, Bible said, sin and sinner will be destroyed. Definitely don't want to commit unpardonable sin. Amen? Ito po yung unang-una na isang katotohanan. Una, sabi po, every individual sin that we commit is forgivable. Tama po ba? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi po doon sa 1 John 1:9, sabi pa, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Ito po yung sinasabi, but if we confess our sins to Him. Amen? Kapag inihayag natin ang ating mga kasalanan, nakakasigurado po tayo na ang Diyos ay tapat. Amen? At sigurado, sabi niya, sinisigurado niya, sabi niya, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Sa lahat po ng ating mga kasalanan. Once ito ay kinonfess natin, ano man yung kasalanan na yan na nasa buhay natin, kapag ito ay ipinahayag natin sa ating Panginoon. Amen? Ang pangako niya, God's promising just to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. Amen? Naalala po natin na si Peter, diba? Si Peter, tatlong beses niyang na-deny ang ating Panginoong Jesus. Amen? He repented and was restored to fellowship with Christ. Amen? Yung alam niyo po yun, nung maranasan ni Peter ang kasalanang ito. Amen? Kaya nung magkasala si Peter, nung tatlong beses niyang idininay ang ating Panginoon, at nang marinig niya ang pagtilaok ng manok. Amen? Doon sa Luke 22:54, sabi dito, lumingon ng Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong kapaitan. Amen? Kaya nga po dito, si Peter mismo, na isa sa kanyang apostol, na nagsasabi na, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero alam niyo po, ang isang napakahalaga dito, ang kinakailangan lamang kung tayo nakagawa ng, alam natin na nakagawa tayo ng kasalanan, ang mahalaga po ay ang repentance. Ito yung pinakasusi, yung tunay na pagsisisi. Amen? I-confess natin at tunay na pagsisisan ang anumang mga kasalanan na gawa natin. Amen? At makakasigurado po tayo na tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Amen? Amen? Maalala po natin si Paul, di po ba? Paul also repented and was forgiven. Pinatawad din siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, si Paul, kung maalala po natin, na isa siya sa lumalaban sa mga born-again Christian, pinapatay niya, pinapabugbog niya, pinapatigil niya lahat ng gawain ng ating Panginoon. Amen? Kung maalala po natin. Kaya nga alam niyo po, sabi nga po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, sabi po rito na mula po doon sa verse 12, sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, sabi po ni Paul, sa ating Panginoon Jesucristo, na nagbibigay sa akin ng lakas at dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Kahit na noong una'y nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Amen? Ito po yung time na wala pa pong tunay na pagkakilala si Paul. Amen? Sabi niya, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Amen? Ganun ang ginawa niya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng gawain ng ating Panginoon is kalaban siya, kontra siya. At ang sinabi pa nga ni Paul, sabi niyang ganyan,
at ako ang pinakamasama sa kanila. Amen? Baga, talagang inilagay niya yung sarili niya na siya ang pinakamasama, siya ang talagang mas makasalanan. Pero sabi, if we confess our sin and turn away from our sin, amen, makakasigurado po tayo ang pangako ng ating Panginoon na tayo ay kanyang patatawarin, lilinisin. Amen? Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen? And then, kasunod po is ano, dadaanan lang po natin. When we let the Holy Spirit lead us, we become sons and daughters of God. Amen? Kaya nga kung hayaan natin at papahintulutan natin na ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa bawat isa sa atin. Amen? Naalala po natin dun sa 1 John 1:12, sabi pong ganyan na ang sino man sa kanya ay manalig, manampalataya, ay binibigyan niya na ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Amen? At sinabi po dito sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Naniniwala po ba tayo na tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Amen po ba? Sige po. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, kaya hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa buhay natin. Amen? The Holy Spirit, gusto niyang gumawa ng bagay sa buhay natin. Katulad ng i-convict tayo sa kasalanan. Amen? Yan ang trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin. Isa yan sa ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya kung meron tayong nagagawang hindi na kasalanan, amen, nandoon yung conviction ng banal na Espiritu. Sabi nga, bago mo pa gawin, bago mo pa sabihin, bago mo pa isipin ang anumang mga kasalanan, is nauuna na ang banal na Espiritu na nagpapaalala sa atin. Amen? Kinukonvict niya na tayo. At ang banal na Espiritu, tinutulungan niya na tayo na kapagbasa at maunawaan ng kanyang salita. Amen? And He lead us, guide us. Amen? At kung tayo ay makikikooperate sa gawa ng ating ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu, sabi nga, tayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Na talagang talagang alam natin na kapag sinabi mga anak ng Diyos, tayo ay tunay na pinagpala. Amen. Hallelujah. Kaya nga po yung response nung ginawa na pagtanggap sa ating Panginoon at ang pagnanais na i-lead ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin is napakagandang response ito. Amen? It is the right way of responding to the Holy Spirit. Amen? Isa pang tanong, it is possible for God to take the Holy Spirit away from us? Tama po ba yun? Kaya po kasi dito, sabi ni David sa Psalms 51:11, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na Espiritu'y paghariin. Amen? Ayun yung kahilingan ni David. Pagkatapos niyang magkasala about kay Bathsheba, alam po natin yung kasalanan na nagawa ni David, di ba? Amen? Kaya nga po, siya ay nirebuke. Amen? Sa pamamagitan ni Propeta Nathan is nirebuke siya, pinaalalahanan siya na siya ay gumagawa ng kasalanan. Amen? And David had a very true repentance. Alam natin, nakaagad-agad ay talagang nag-repent si David. Amen? Very true repentance toward God, and he said, don't take your Holy Spirit from me. Amen? Alam natin,
na kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, alam natin na ang banal ay espiritu, masasabi natin na hindi natin maranasan. Dahil nga, hindi pwedeng makisama ang banal na espiritu sa isang taong patuloy na namumuhay sa kasalanan at ayaw magsisi sa bawat kasalanan. Amen? David showing that possible for God to take away the Holy Spirit from us was that it's sa pamamagitan ng kasalanan. Amen? Ito yung pwedeng maging dahilan. Amen? Sa bawat kasalanan na ating nagagawa. Amen? Kaya sabi nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkahiwalay. Amen? If we continue in sin, the Holy Spirit can leave us. Amen? Hindi natin mararanasan. Kaya nga, ang sabi nga po dito, do not quench the Holy Spirit. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Amen? Ito'y paalala na kailangan nating maging aware sa nais gawin ng ating Panginoon. Ano man yung mga paalala sa atin ng banal na Espiritu, kung ano yung sinasabi niya sa atin sa buhay natin, ang kailangan lang po ay makinig tayo, sumunod tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu o pagpapaalala niya sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Amen? Sa buhay natin, meron tayong mga pagpili na pwedeng gawin. Amen? We choose to either listen to or ignore the Holy Spirit. Pwedeng pakinggan natin, pwedeng i-ignore natin ang Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit lead us, guide us. Amen? There is no one sin that unpardonable. Amen? Or unforgivable. In fact, we let the Holy Spirit lead as well become children of God. But if we choose to sin, it is possible for the Holy Spirit to be taken away from us. Amen? Kaya nga, meron tayong pagpili na gagawin. Amen? Sa ating buhay, meron tayong mga pwedeng pagpili. Amen? Pwedeng piliin natin. Halimbawang, meron tayong naranasan natin sa buhay natin na tayo ay binabahagi na ng salita ng Panginoon. Amen? Pero tayo ay tumanggi, hindi natin ito pinakinggan, binaliwala natin. Amen? Kaya nga dito sa Acts chapter 2 verse 37, sabi po dito sa 38, sabi niya, "And Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit." Amen? Sabi dito, repent. Nakapagkatapos na ginawa ng mga tao sa ating Panginoong Yesus na sinasabi niya, ni-encourage niya na mag-repent. Repent and be baptized, every one of you. Amen? Kasama tayo dun in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Amen? Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lang is tanggapin natin. Amen? I-accept natin na tayo ay pinatawad na. Pero kung hindi natin tatanggapin ito, ayun ang isang malaking hindi pagtugon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Kaya nga dito, na makikita natin na si Paul at ang kanyang mga disciples is nagtuturo. Amen? Nagtuturo ng salita ng ating Panginoon, yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya nga yung mga tao, pwede abang sila nakikinig, mayroon silang pagpili na gagawin. Amen? Pwede nilang i-reject or pwede nilang i-accept yung itinuturo ni Peter. Amen? Kaya nga, ang tanong nila, ano yung dapat namin gawin? Ano yung dapat namin gawin? Ito po yung tanong nila. Ito yung naging tugon nila. Amen? Kaya napakaganda na kapag nagtanong, amen, alam natin na ito ay positibong pag-response. Amen? Kaya dito rin po,
Makikita rin natin sa isang bahagi naman sa Acts 24:25, dito po mababasa natin na kung paano na si Felix, amen, nang humarap siya kay Felix, is nandoon po nagtuturo siya. Amen? Na gusto niya na talagang maborn again si Felix. Amen? Kaya nga po, habang siya nagtuturo, sabi niya nga dito sa Acts 24:25, ngunit na magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Natakot siya doon sa mga sinasabi niya ni Paul. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na. Ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Ayan. Meron na po ba tayong narinig na ganyan? Na binabahagi na natin tapos tinatanggihan? Ay, hindi. Ano na kami? Katolik kami. Iglesia kami. Okay na kami. Sige na. Ayan. Tinatanggihan nila. Tinatanggihan nila yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga dito po, merong iba't ibang klaseng pagpili na pwede tayong pwedeng tumugon. Pwede nating piliin na tayo ay makinig or baliwalain natin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa atin ng ibang tao. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, alam natin na kung paano tayo nag-response doon sa pagbabahagi ng salita. Maaring natagalan, maaring tayo parang ang dami nang nagbahagi ng salita ng Panginoon sa atin. Pero mahal tayo ng Panginoon sa dinami-dami ng pero hindi tumigil ang Panginoon hanggang tayo ay makakilala sa Kanya, hanggang tayo ay sumuko, hanggang tayo ay talagang tunay na magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Pwedeng maranasan natin dito sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ni Felix. Amen? O yung Felix na binabahagihan na natin ng salita ng Panginoon, pwedeng i-reject, pwedeng magkaroon ng takot, pwedeng magalit. Amen? Pwedeng tanggihan yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya dito, makikita natin sa Felix ay yung negative reaction niya sa Banal na Espiritu, sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya dito po, makikita natin kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu sa buhay ng bawat tao, lalo na sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Kaya po dito rin sa Acts chapter 16, mababasa rin natin, amen, si Paul and Silas is nasa prison sila. Amen? Sa prison ba is pangkaraniwang bang ginagawa ang sa prison is nagpipreach, maawit, nananalangin. Amen? Pero yun, si Paul at Silas is talagang ginagawa nila yun sa loob ng At dahil sa ginagawa nila yun, napatuloy nilang ginagawa, at talagang yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay nila, kumilos ang Panginoon. Amen? Kaya mababasa natin dito sa Acts chapter 16:26, sabi po dito na, sabi ganyan, lumindol ng malakas, nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Ganong katindi, ganong kalakas ang lindol. Amen? Dahil sa paglindol, nabuksan ang pinto, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Grabe po, no? Nagising ang bantay ng bilanggo at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mo saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay nilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Amen? Siyempre po, dito na sinabi ni Paul, diba, na manampalataya ka lang sa ating Panginoong Jesus and you will be saved. Yun lang yun po yung sinabi nila.
Amen. Kaya ito po yung ano, ito yung isang napakagandang ano, napakagandang pag-response, yung positive response ng Holy Spirit sa buhay ng ano, sa buhay ng isang jailer. Amen. Naranasan niya yung pagkilos ng Banal Espiritu, naranasan niya na at nakita niya kung paano yung ano, yung malakas na paglindol. Amen. Yung nabuksan o nakalag ang mga chain, ba? Kaya nga po dito, nakita rin niya na kung paano na si Paul at Silas ay hindi tumakas. Hindi tumakas nung oras na yun. Amen? Kaya ito po yung ano, ito po yung pagkilos at ang conviction ng Banal Espiritu na napagkilos niya sa buhay ng ano, sa buhay ng jailer. Ganun din tayo. Kapag ba dumadaan ba tayo sa mga matitinding pagsubok sa buhay natin? Amen? Parang susuko na tayo sa buhay natin. Amen? Ano yung nagiging response natin? Amen? Pero kailangan po tayo para sa mga taong katulad dito. Amen? Amen? Kaya kailangan po na patuloy nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, yun yung ano, iba't ibang klaseng pagtugon na pwede mong piliin na ikaw ay makinig o pwedeng ikaw ay i-ignore mo. Amen? Pero po, naniniwala po ako na tayo ay tumugon sa ating Panginoon. Amen? Tumugon sa pagkilos ng Banal Espiritu sa buhay natin. Amen? Paano kung sa pagkilos sa pakikinig natin, amen, nasa atin ang Banal Espiritu. When the Holy Spirit convict us of sin, we must turn from our sin. Paano kung nararanasan natin na tayo ay kinukonvict ng Banal Espiritu? Ayan, nararanasan po natin yun. Paano kung tayo ay kinukonvict ng Banal Espiritu? Amen? Kaya sabi po dito, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Amen? Kung ikukumpara natin dito, sinabi doon sa 1 John 1:9, sabi po, but if we confess our sin to Him, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. Confession means turning away from our sins when the Holy Spirit convict us. Amen? Kaya nga, ano ba yung ano, what is unforgivable sin? Sin that is possible to lose the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, ito yung ano, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sabi po dito, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen? Kaya nga, kung tayo nangungusap ang Banal Espiritu sa buhay natin, amen, kailangan po natin mag-response. Kailangan po natin ang pagre-response, ng pag-obey sa Banal Espiritu sa buhay natin. Amen? Pero kung ipagpapatuloy natin yung kasalanan sa buhay natin, amen, kung nangungusap ang Lord sa buhay natin, amen, kung tayo ay kinukonvict dahil sa kasalanan, amen, the conviction, the convicting voice of the Holy Spirit get quieter and quieter. Mananahimik. Nakakalungkot po na kapag kayong nananalangin tayo, hindi natin marinig ang pagkilos ng Banal Espiritu sa buhay natin. Amen? Huwag natin hayaan na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Amen? At katulad ni Pharaoh, di po ba, sa kabila ng maraming ano, sa kabila ng maraming mga himala na ginawa ang Diyos. Amen? Pero pinili niya na magmatigas ang kanyang puso. Pero pwede niyang piliin ang manampalataya sa Panginoon. Pero dahil sa ano, dahil patuloy niyang ni-reject ang ating Panginoon, ito yung mararanasan at makakaranas ng unforgivable sin. Amen? Yung pagmamatigas, yung pagmamataas, amen? Na hindi humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Amen? What sin that keep us on heaven? Amen? Sabi nga po dito, the unpardonable sin is continual rejection of the Holy Spirit. Amen? Ito po yung ano,
kapag hindi tayo nakinig sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Blasphemy of the Holy Spirit is continual rejection of the Holy Spirit, prompting until we can no longer sense the conviction of the Holy Spirit. Amen. Huwag po nating hayaan na lalong tumagal yung ang kasalanan sa buhay natin. Amen. Therefore, any sin that the Holy Spirit reveals to us in our lives can become the unpardonable sin if we do not repent and turn from the sin. Kapag hindi po tayo nag-repent, hindi po tayo tumalikod sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. It is possible for God to take the Holy Spirit away from us. Amen. Kaya nga po dito, kung paano na pinapakita na kailangan po makinig tayo sa tinig ng Banal na Espiritu. Kaya nga, paano natin ma-avoid yung unforgivable sin. If we convicted, kapag tayo ay kinukonvict ng Banal na Espiritu, halimbawang sa kasalanan, yung paglalaro ng video games. Amen? Diba? Sa video games, talagang nandyan yung violent, talagang kinukorap yung isip ng mga naglalaro ng ano. Alam niyo po, ito ang maraming problema sa paligid po natin. Napakaraming mga kabataan na nahook sa ganitong gawain. Kaya po, kaya kung kabataan ka o hindi ka mang kabataan, tatay ka o nanay ka o nandito ka sa kalagayang ito, kung nandoon yung conviction ng Banal na Espiritu sa buhay natin, ngayon pa lang isuko na natin sa Panginoon. Yung panonood ng mga movies na alam natin na hindi karapat dapat panoorin, maaring yung overeating, isa rin po yan na talagang nandoon na kinukonvict tayo ng Banal na Espiritu. Yung pagiging tamad, being lazy, amen? Not working. Kumbaga sa pwedeng maraming gawin sa trabaho, nandoon yung pagiging tamad. Walang anak ng Diyos na tamad. Amen? Yung pagnanakaw. Or yung panonood ng mga pornography. Amen? Kung nandoon pa rin tayo sa kalagayang ito, nangungusap ang Banal na Espiritu sa atin. Ang Diyos natin is mahabagin, mapagmahal, na kahit na anumang kasalanan, kaya niyang patawarin. Amen? Ipagpapatawad niya. Ang sinasabi niya is, i-confess natin sa kanya. Ang Diyos natin ay tapat. At anumang mga kasalanan na nasa buhay pa natin at hindi pa natin talaga sinusuko at matagal na tayong kinakausap ng Banal na Espiritu sa puso natin. Tayo'y kinukonvict. Nakakalungkot po pag ang Banal na Espiritu is nanahimik. Amen? Hindi na natin naramdaman yung conviction ng Banal na Espiritu. Ito po yung isang nakakalungkot. Amen? Kaya nga, ang pinakamabuti na gawin natin, amen? Ang pinakamabuti na gawin natin, talikuran natin ang lahat ng mga kasalanan ito. Amen? Talikuran natin lahat ng kasalanan natin. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. I-confess natin lahat ng mga kasalanan ito. Amen? Kaya sabi ng Lord, lahat ng kasalanan mapapatawad. Pero yung patuloy na magmatigas sa Banal na Espiritu habang tayo ay kinukonvict at hindi tayo nakikinig. Amen? Merong kapahamakan. Amen? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po kami. Panginoon, tulungan mo po kami na magtagumpay. Tulungan mo po kami na makalaya sa ganitong kalagayan namin. Gustong gusto ko ng makalaya, pero tulungan mo po ako, Panginoon, na makalaya sa ganitong kalagayan, sa kasalanan ito na patuloy na nasa buhay ko. At hindi ko kayang maiwanan, hindi ko kayang mabitawan, patuloy ko pa rin ginagawa. Hilingin natin sa Panginoon. Lahat ng kasalanan, pwedeng patawarin ng ating Panginoon. Pero kung pagpapatuloy tayo na magmamatigas ang puso natin sa conviction at pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, ito po yung mararanasan
yung unforgivable sin. Amen? Ang Panginoon is napakabuti. Amen? Siya ay mapagpatawad. Siya ay tapat sa kanyang salita. Sinisigurado niya na kapag ka ikinonfess natin sa kanya, pinagsisihan natin, talikuran natin. Amen? Huwag na nating hayaan na ano na i-delay pa. Gawin na natin ngayon. Amen? Today is the day of salvation. Amen? Nais ng Panginoon na tayo ay palayain. Ano man yung kalagayan natin, alam ng Lord, hindi natin maitatago yan. Amen? Kitang-kita ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga, kapag narinig natin ang tinig ng Banal na Espiritu, amen? Tayo ay makinig. Amen? Makinig ngayon na. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kaya piliin natin ang ating Panginoong Yesus. Sundin natin, pakinggan natin ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, dito sa John chapter 12, verse 35, sabi po rito, hallelujah, sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw, lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumasampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Amen? Amen? If you don't listen the voice, darkness can upon you. Choose Jesus today. Amen? Piliin natin. Tayo ba ay pinipili natin na lumakad sa liwanag o lumakad sa kadiliman? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. Amen? God's promise, pinangako ng Panginoon, if we confess our sins to Him, just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. Amen? Kaya nga po, babalikan lang po natin ito, Matthew 12, sabi niya po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Amen? Don't blaspheme the Holy Spirit. Amen? Pakinggan po natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Huwag natin siyang tanggihan. Amen? Huwag natin hadlangan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa mga oras nito. Salamat sa iyong Banal na Espiritu na nasa sa aming buhay. Tunay, Lord God, na humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Sa lahat po ng mga kasalanan, Panginoon, na maaring nananatili pa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, alam mo po ang buhay namin. Nakikita mo po, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Maaring meron pang mga kasalanan na hindi namin kayang mabitawan o maiwanan. Pero matagal na kaming kinukumbik ng Banal na Espiritu. O Holy Spirit, thank you God. Patuloy Panginoon na maranasan namin ang iyong conviction Panginoon sa aming buhay Panginoon. Patuloy Lord God na maranasan namin ang patnubay at gabay ng iyong Banal na Espiritu sa aming buhay Panginoon. Patuloy mo po kaming i-guide, patuloy mo po kaming turuan, patuloy mo po kaming kausapin Panginoon, tulungan mo po Panginoon. Ang patuloy Lord God na lalo na ngayon, Panginoon, yung daming maraming mga problema ng mga magulang, Lord God, na hindi nila mapigilan, hindi makontrol ang mga kabataan, hindi lang mga kabataan dahil doon sa mga video games, oh God, na no, Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang spirit ng paglalaro ng video games, ito'y aming sinasaway, pinawawala ng bisa sa buhay ng mga kabataan at lahat na mga nagkakaroon na ng addict sa paglalaro ng mga games sa pangalan ng Panginoong Yesus ngayon din.
We declare freedom in the mighty name of Jesus. Panginoon, sinusuko po namin sa inyo ang lahat ng mga kasalanang ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God. Alisin mo po ang lahat ng ito sa buhay namin, sa buhay ng aming mga anak, sa buhay ng aming mga pamilya, sa buhay namin, sa buhay ng aming asawa, sa buhay, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, tunay, Lord God, na ang bawat isa sa aming Panginoon ay patuloy na makinig sa conviction ng iyong banal na espiritu sa aming mga buhay. Lord, salamat, O God. Salamat sa kahabagan mo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa aming Panginoon sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, O God, sa pribilehiyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Salamat sa kahabagan mo. Salamat dun sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, ang nais mo lamang, Panginoon, ay mamuhay kami at lumakad sa liwanag, Panginoon, kasama ka dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama. Iniling ko po, Lord God, ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At tunay, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, ay pinipili, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na lumakad sa liwanag kasama katakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence, Panginoon. Thank you, Lord God, for your love, Panginoon. Thank you, Lord God, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka, Ama, pinasasalamatan, Panginoon, pagpalain mo po ang inyong mga anak. At salamat sa katagumpayan ng buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Jesus' mighty name. Amen. God bless you all. God bless po. See you tomorrow uli po. Amen. God bless. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9-10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.